Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ang pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Mabuti na lang at sumama ka sa akin. Makulit ka eh. Inaaraw-araw mo ba naman akong puntahan sa club? Kaya napatunayan ko, tunay ang hangarin mo sa akin. Oo naman. Sa ganda mo ba namang yan? Kahit sino, magkakandara pa sa'yo. At ayokong mapunta ka pa sa iba. Sana kinilala mo muna ako ng mabuti bago mo ko inalok sa isang bagay na labis mong pagsisisihan. Matagal kitang pinanabikan. Bakit ko pagsisisihan ang pagsama mo sa akin ngayong gabi? Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Dahil ang pinapangarap kong babae ay maaangkin ko ng buong buo. Buong buo talaga? Kung gusto mo ng buong buo, bakit hindi? Basta ba, kapag kinain mo ko ng buong buo, pagpakain ka rin sa akin ng buong buo. Nagtatayuan ang balahibo ko sa'yo. Lalo na yung aking malaking balahibo. Nasasabik tuloy ako. Malayo pa ba sa inyo? Medyo malayo pa. Parang hindi na ako makapaghintay. Ano kaya kung sagutin na lang tayo? Bah, hindi ako papayag. Nagkasundo na tayo. Doon na lang tayo sa bahay ko. Wala pa naman akong kasama doon. As in, ikaw lang mag-isa? Oo naman. Nakakapanabik naman. At nakakatakam ka. Basta pagdating natin doon, maangkin mo ko ng buong buo at kakainin din kita ng buong buo. Pwede mo nang simulan ngayon. Dahan-dahanin ko lang ang pagpapatakbo ng sasakyan. Doon na lang, para maayos ang laban. Dah! Nakakagigil ka! Sige lang, pag nasaan mo lang ako. Dahil mamaya, ikaw naman ang lalantakan ko. Lagkit ng mga titig mo, lalong nagpapatigas ng muscle ko. Sa labis na pananabik ni Mark sa hostess na si Magdalena, halos paliparinan nito ang kanyang sasakyan. Marating lamang ang lugar na nais pagdalhan sa kanya ng babae. Hindi niya inalindana ang mga matarik at nakatatakot na daanan ang mahalaga sa kanya. Marating lang ang tirahan ni Magdalena. Maya-maya lang, niyaya siyang ihinto ang sasakyan. Subalit nagtaka naman si Mark. Dahil wala man lang siyang nakikitang kabahayan sa lugar na yun. Pero dahil sa matindi nitong pagnanasa sa babae, sininod na lamang nito kung ano ang iniuutos sa kanya. Bumaba sila sa isang madilim at mapunong daan. Hindi rin alam ni Mike kung saang lugar iyon. Tumungo sila sa isang maliit na kubo. Kaya inakala ni Mark na yun na ang bahay ng babae. Gamit ang liwanag ng flashlight ng kanyang cellphone, pumasok sila sa isang maliit na kubo. Nag-init kaagad ang katawan ng lalaki. Ang bilis mo naman. Maguhubad ka kaagad? Kailangan ko rin kasing makabalik kaagad. Kaya sige na, simulan ka agad natin. Gusto ko, ako ang magtatrabaho. Mas gusto ko yan. Dumapa ka na muna. Tay. Dahan-dahan sa pagdilan ng leg ko. May kiliti ako dyan. Bakit parang ang haba ng dila mo? Pumupulupot sa leg ko. Hindi! Aswang ka! Tanggalin mong pagkakapulupot ng dila mo sa lig ko! Ang nasa! Ang balingsong ko! Etong sa'yo! Demonyo ka!
Aswang ka! Tama nga ang mga kasamaan ko! Lahat ng lalaki na sinama mo, binibiktima mo! Kakainin kita! Tanggapin mo ang bullet round kick ko! Hindi ako naniniwala ang aswang ka. Dahil ang ganda-ganda at ang sexy mo. Totoo pala ang narinig ko sa kanila. Aswang ka! Diyan ka na! Bumalik ka rito! Bumalik ka! Mapalag pa rin natakasan ni Mark ang aswang na si Magdalena. Nakapaganda na rin pala ito ayon sa balita ng mga kasamahan ni Mark na may sa aswang daw talaga si Magdalena. Hindi lang nagpapigil ang lalaki dahil sa matindi nitong pagnanasa. Mabuti na lang at nasa di kalayuan lang din ang kanyang sasakyan. Mabilis siyang sumakay dito. Pinaharurot ang sasakyan pababa ng bayan. Sinunda naman ni Magdalena ang sasakyan. Pero dahil sa ginawa ni Mark bago ito umalis, sinugatan nito ang aswang na hostess. Kaya nang hina si Magdalena, hindi na nasundan pa ang kotseng minamaniho niya. Pagkatapos na makatakas ni Mark sa malagim na pangyayari sa kanyang buhay, ikwinento nito sa lahat ng kakilala ni Magdalena na aswang siya. Kaya naman, nagalit si Magdalena sa kanyang ginawa. Pero mas pinili pa rin ni Magdalena na mag-iba na lamang ng lugar. Sa bagong lugar na kanyang lilipatan, dito niya makikilala ang bagong kaibigan na magpapabago ng kanyang buhay. Malayo ng bahay na ito sa dati nating tinitirhan. Siguradong hindi na rin tayo masusundan ng Mark na yon. Ipagkalat man niya ang tungkol sa iyo. Salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Malaki na ang tulong na ginawa mo sa akin. Matagal ka nang naninilbihan sa akin. Kahit buhay pa ang mga magulong ko noon. Naipangako ko sa kanila na kahit mamatay ako, dadamayan kita. Bakit napakabuti mo sa amin? Kahit noong nabubuhay pa ang mga magulang ko. Ginawan din ako ng kabutihan ng mga magulang mo. Utang ko sa kanila ang buhay ko. Noong mga panahong pinagdududahan akong aswang sa lugar namin, ang mga magulang mong sumalo sa akin. Noong mga panahong papatayin ako ng mga tao. Aling Lara, kaya mula noon, nanilbihan na ako sa inyo. Kung hindi ako iniligtas ng mga magulang mo, malamang patay na rin ako ngayon. Kaya malaki ang pagkakautang ko sa kanila. Kaya nung namatay sila, naipangako ko sa sarili ko na pagsisilbihan din kita at aalagaan kahit wala na sila. Kaya nararapat lamang na pasalamatan kita dahil sa ginagawa niyo sa akin. Kahit alam niyong kaiwan-iwan ako, pero hindi niyo ako iniiwan. Ako lang naman ang nakakaunawa sa iyo. Ako lang ang nakakaalam kung anong gagawin kapag sinusumpong ka ng pagiging aswang. Kung iiwanan kita, sino nang makakatulong sa iyo kapag nangangalam ang sikmura mo? Tsaka bata ka pa, nang mawala yung mga magulang mo. Kaya nasubaybayan ko na ang paglaki mo. Para na rin kitang anak. Salamat po. Sana'y hindi na tayo masundan dito ng mga taong mas masahol pa sa aswang ang mga ugali. Katulad ng Mark na yon, na akala mo'y mabuting tao. Pero yun pala, hayok sa laman. Naging maayos naman ang naging unang araw nila ni Magdalena sa bagong tirahan. Umaasa rin ang katulong nito na si Lara na magiging maayos din ang buhay nila sa lugar na yon. Umaasa rin itong may makatutulong din sa kanila upang maalis ang sumpa ng pagiging aswang. Hi! Magandang tanghali! Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Ako nga pala si Kat, ang bagong kapitbahay niyo.
Pasensya na kayo, medyo adelantada ang dating ko sa inyo. Ito kasing ugali ko. Kapag may bagong makikilala, ako ang una nakikipagkaibigan. Ah, salamat. Mabuti nga yun. May maging kaibigan naman itong alaga ko. Ah, ako si Lara, siya naman si Magdalena. Tuloy ka. Salamat. Para sa inyo, cookies po. Salamat, Kat. Ang bait mo naman. Ikaw din naman, mukhang mabait. Hindi ka pala palalabas ng bahay, no? Mula kasi nung dumating kayo rito, bihira lang kita makita sa labas. Kung minsan naman, sa gabi lang kita nakikita lumabas. Panggabi ba ang trabaho mo? Oo. Ano pala trabaho mo? Dancer sa club. Ah, ganun ba? Ah, mabuti pa siguro. Maiwan ko na muna kayo. Magtitimpla ako ng juice para may panula kayo. Eh, salamat po. Walang anuman. I-enjoy nyo lang ang pagkukwentuhan ninyo. Aling Lara, mamaya pa naman ang pasok niya. Kaya libre pa niyang makipagkwentuhan sa'yo. O siya, sige na ha. Enjoy lang sa kwentuhan ninyo. Ang bait naman ng tita mo. Ano palang kailangan mo sa'kin? Tulad ng sinabi ko kanina, gusto ko lang makipagkaibigan. Tutal, tayo lang nang magkapitbahay dito. Kaya maganda, magkakaibigan na rin tayo. Hindi ako sanay makipagkaibigan sa ibang tao. Huwag kang mag-alala. Kinasasanayan naman yan. Hamo, pupunta-punta ako rito para may makasama ka. Para may makausap. Hindi ka ba nandidili sa akin? Hindi mo ba ako uhusgahan dahil sa trabaho ko? Ano ka ba? Walang sino man sa atin ang may karapatang maghusga ng kapwa. Hindi natin pwedeng i-judge ang isang tao base sa kung anong estado o trabahong mayroon siya. Napakabuti mo. Minsan punta ka sa bahay. May fellowship kami doon. Marami ka pang magiging kaibigan at makikilala. Oh, lumabas ka na. What? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Lumabas ka na. Pero... Labas! Oh, ano nangyayari? Heto na yung juice. Palabasin mo siya, Aling Lara. Palabasin mo siya! Umalis ka sa bahay ko. Umalis ka! Oo, umalis ka na muna, Kat. Pasensya na. Ayos lang po ba siya? Huwag mo akong hahawakan! Oh, sige na, Kat. Salamat ulit sa cookies mo. Ano bang nangyayari? May kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Nagiinit ang dugo ko kanina nang nag-uusap kami. Isang masamang pangitain yun para sa akin. May kung anong pwersang lumulukob sa kanya na nagpapainit ng pakiramdam ko. Ayoko sa kanya. Kaya kung pwede, huwag na huwag niyo siyang papapasukin dito. Dahil ayoko siyang makita kahit kailan. Isang babaeng may malakas na pananalig sa Diyos si Kata, bagamat hindi naging maganda ang unang pag-uusap nila ni Magdalena, pero hindi pa rin ito nawala ng pag-asa. Gumawa pa rin ito ng paraan kung paano mapapalapit ang loob sa bagong kapitbahay. Malakas ang discernment ni Kata na may misyon siyang gagawin sa babae. Ramdam niya na nasa kadiliman si Magdalena, kaya nag-isip ito ng paraan kung paano ito matutulungan. Isang gabi, nakaramdam ng pangangalam ng sikmura si Magdalena. Nagkataon naman na wala silang karne na mga hayop ng araw na yon. Sinubukan namang pigilan ni Magdalena ang kanyang nararamdaman. Nagkulong ito sa kanyang kwarto. Dumiretso sa CR, binuksan ang shower sa pag-asang maiibsa ng konti ang pag-iinit ng kanyang katawan. Bakit tila humihigpit ang mga ugat ko sa katawan? Kasabay nitong pangangalam ng aking sikmura. Parang gustong-gusto kong kumain ng karne. Ayoko na. Gusto ko nang makawala sa ganito. Hindi.
Pero hindi ko mapigilan. Ayoko na! Tuluyan ang naging aswang si Magdalena ng mga sandaling yun. Hindi niya rin makontrol ang kanyang sarili. Wala na rin nagawa si Lara para tulungan siya. Ang mga gabing, walang ibang magawa si Lara, kundi hintay niya lamang na bumalik ang kanyang kaibigan. Wala na akong magagawa. Ihintayin kita dito. Mag-iingat ka sana. Bakit siya nandito? Hindi kanya dapat na makita sa ganyang kalagayan. Kakainin ko siya! Wag! Kung gagawin mo yan, hahanapin yan sa kanila. Dito siya huling pumunta. Kaya paiimbestigahan tayo kung papatayin mo siya. Ang kulit niya! Ayoko sa kanya! Magandang gabi sa inyo! Aling Lara, Magdalena, may fellowship po ngayon sa bahay. Masaya po doon, may mga awitan ng mga makalangit. Siguradong mag-i-enjoy po kayo. Wala si Lara, nasa trabaho. Alam ko po, nandyan po siya. Nasabi niya po sa akin nung isang araw na wala daw po siyang pasok ngayon. Kaya sige na po, kahit isang oras lang po, paunlakan niyo na po ako. Nakasisiguro po akong mag-i-enjoy po kayo doon. Bubuksan ko na po ito. Papasok na po ako. Wag! Nandito na po ako. Nasaan po ba si Magdalena? Kanina, naulinigan ko pong nag-uusap kayo, parang namamanas po yata yung boses niya. Magdalena! Nandito na ako! Sumama ka na sa akin, makikipag-fellowship tayo sa mga ka-brothers and sisters ko. Siguradong mag-i-enjoy ka dun. Wala na rin nagawa ang pangungulit ni Kat dahil mabilis na nakaalis si Magdalena dahil nasa anyong aswang na ito. Kaya kalaunan umalis na rin ito sa bahay ng kanyang kapitbahay. Samantala, si Magdalena naman ay nakapasok sa isang bagong club bilang isang dancer. Hindi talaga niya intensyon ang maging entertainer, pero ito ang paraan niya para madaling makapangbiktima ng mga lalaki. Pagkatapos ng kanyang pagsasayaw, isang lalaking nakakotse ang nagyaya sa kanya. Isang lalaking hayok din sa laman at nagdanasa na makasiping ang babae. Agad namang pumayag si Magdalena dahil maging ito man ay nangangalam na rin ang sikmura. Tulad ng ginawa niya kay Mark, niyaya niya ang lalaki sa isang liblib na lugar, sa lugar na walang katao-tao. Nang sa ganun, magawa nito ang kanyang balak sa lalaki. Bumiyahe ang dalawa at nagtungo sa lugar na silang dalawa lamang ang naruroon. Sigurado dito walang makakakita sa atin. Wala ngang katao-tao sa lugar nito. Alam mo, sa totoo lang, dito ko dinadala ang mga babaeng natitipuhan ko. Naglalaro kami ng habulan. Gusto ko kasi makipaghabulan muna bago magromansahan. Ayaw mo ba na dito na lang tayo sa kotse? Hindi. Gusto ko yung tumatakbo muna yung babae. Tapos sahabulin ko. Sadistang walang iyang ito. Baba! Ha? May baril ka? Oo. Para tumakas ka at para habulin kita. Pag nahabol kita, doon ko gagawin ang romansa brutal. Adi ka, hindi gawain niya ng isang matinong tao. Kaso nga hindi ako matino. Gusto ko ng ganong romansahan. Takbuhan, habulan at romansahan. Walang hiya ka. Baba! Takbo! Gusto mo na may thrill, ha? Pwes, pagbibigyan kita!
Nasaan na yun? Biglang nawala. May pagkaamasaw na palang babae na yun. Ang sabi ko tumakbo lang. Pero nang makalayo ng konti, bigla na lang siya naglaho. Anong nangyari sa kanya? Bakit bigla siyang nawala? Nasaan ka? Nasaan ka na? Aba, nagtatago lang pala sa may talahiban. Gusto mo nang makatikati ha? Sige, magtago ka pa at masusundan at masusundan din kita. Tago ka pa! Hindi niya namamalayan. Papalapit na ako sa kinaroroonan niya. Malapit na ako. Andyan na ako. Bula ka! Ha? Ano? Halimaw! Bitiwan mo ako! Saklolo! Tulungan niyo ako! May halimaw! Muling nagdagumbay si Magdalena, napatayin ang lalaking sadistang hayok sa laman. Kinain niya ang lahat ng lamang loob nito. Sinipsip ang lahat ng dugo nito sa katawan. Naibsa naman ang pangangalam ng sikmura ni Magdalena. Pagkatapos niyang mabusog, nagmamadali itong umuwi sa kanila. Hindi ito nag-iwan ng konting baka sa pinangyarihan. Uungat malakas ang katawan ni Magdalena. Pero wasak naman ang puso nito nang mapagtantong nakapatay na naman ito ng tao na kanyang biniktima. Maya-maya naman, dumating ang kaibigan nitong si Kat. Mapagpalang araw, Magdalena! Anong kailangan mo? Wala akong kailangan. Ikaw may kailangan sa akin. Pagod ako. Gusto ko magpahinga. Nararamdaman ko ang bigat ng kalooban na iyong dinadala. Gusto ko lang makatulong. Isa pa, nagbilin sa akin si Aling Lara na pakitingnan-tingnan daw kita kasi namalengke siya. Hindi na ako makatiis kaya pinunta na kita dito. Makulit ka. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Tuloy ka. Salamat. Pasensya na pero nadidiscern ko kasi na masyadong mabigat ang iyong nararamdaman. Kahit nung unang araw ka pa lang dito. Huwag kang mag-alala. Isa akong kaibigan. Kapitbahay na masasandalan mo kung mayroon ka mang problema sa buhay. O, parang nahihilo ka yata. May sakit ka ba? Sumasakit lang ang ulo ko. Marunong ako magmasahe. Gusto mo ay masahe muna kita habang hinihintay natin si Aling Lara? Bakit ba hindi ko matanggihan ang kakulitin ng babaeng ito? Alam mo, ang tawag dito sa dinidinan sa gilid ng ulo mo ay temporal points. Makatutulong ito para mabawasan ang tensyon mo o stress mo sa katawan. Masakit. Masakit, pero maganda sa pakiramdam pagkatapos. Tama. Maginawa sa pakiramdam. Di ba maganda sa pakiramdam? Dito naman, sa likod ng ulo mo, malapit sa batok mo, ang tawag naman dito ay occipital point. Ito ang point na makatutulong pangtanggal sa tensyon sa leg at ulo mo. Gumagaan ang pakiramdam ko. Paalala, ang masahe ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Sira! Ayan, ngumiti ka na. Di ba pantanggal ng stress? Masyadong malaki ang problema mo. Isa sa pinakakaraniwang dahilan ng sakit ng ulo ay stress at tensyon. Kapag ang katawan ay nasa stress na kalagayan, maaaring magresulta ito sa pagdidilim ng paningin, tensyon sa mga kalamnan at leeg at ulo na nagdudulot ng sakit ng ulo. Kumusta? Ano nang pakiramdam mo? Natanggal talaga ang pananakit ng ulo ko. Siguro nga tama ka. Masyado lang akong stress at tensyonado. Ang labis-labis na pag-iisip sa mga problema at suliranin, maaring iyon ang dahilan. Higit pa doon ang dahilan. Oh,
Natigilan ka. May naisip lang ako. Ituring mo akong isang tunay na kaibigan na handang makinig sa'yo at dumamay sa lahat ng problema mo. Hangad ko lang talaga na makawala ka sa bigat ng iyong pinapasan sa buhay. Makasalanan ako. Hindi ako karapat-dapat na makisama sa isang tulad mo. Sawari ko, isa kang taong malapit sa taas. Hindi tulad ko. Pasan ko ang mundo. Sige, magsalita ka lang. Magsisimula sa paghahayag mo ng iyong pinagdaraanan ang lahat. Pagkatapos mong magkwento, may sasabihin ako sa'yo na higit na makatutulong sa'yo para lalo pang gumanang loob mo. Sige lang, ituring mo lang akong isang ate na handang makinig sa sasabihin mo. Hindi kita huhusgahan. Dahil lahat naman tayo may kanya-kanyang problemang pinagdaraanan. It is common to man. Ang pinagdadaanan mo, dinanas na rin ng libo-libong tao. Iba-iba nga lang paraan ang ginagawa natin para malampasan ito. Mapapagkatiwalaan ba kita? Pwede mo akong patayin kung hindi ako magiging tapat sa sinasabi ko. Pero hindi kita pipiliting magsalita tungkol sa bigat na nararamdaman mo. Basta tandaan mo, nandito lang ako handang makinig at dumamay sa'yo. Walang kabigatang hindi kayang pagaanin ang nasa taas. Kung gusto mo, lalabas muna ako. Kung nahihiya kang magsabi. Dito ka lang. Sige, sige. Kung pagmasdan ang mga kagubatan. Sa totoo lang, hirap na ako. Gusto ko rin makawala sa pinagdadaanan ko. Gusto ko lang, alam ko kung sino, kung kanino ako lalapit. Kung kanino ako magtitiwala. At kung sino makakatulong sa akin. May nangyari sa akin na hindi ko masabi sa ibang tao. Dahil kapag nalaman nila, lalayuan ako at kasusuklaman. Para akong baliw. Kapag may bumubulong sa isip ko, hindi ko nakakayanan. Natatangay ako ng masamang iniisip ko. Hanggang sa hindi ko na rin namamalayan ang ginagawa ko. Nakakabalik lang ako sa wisyo ko. Kapag nagawa ko ng masamang bagay na hindi ko ibig. Makasalanan ako. Maruming babae. Hindi ako karapat dapat na kaibiganin ng sino man dahil sa sumpa ng kadiliman sa buhay ko. Madadamay ang mga taong malapit sa akin. Hindi ako naniniwala. Malapit din sa'yo si Aling Lara. Pero nasa maayos naman siya. Hindi naman siya nahahawaan ng kabigatan mo sa buhay. Makasalanan ako. Ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Wala namang taong walang kasalanan. Lahat naman tayo makasalanan. Kaya hindi binigyan ang bawat isa na batuhin ng isang makasalanan kung siya ay makasalanan din. Sabi nga sa kasulatan, ngayon kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at buto, at nakaalam ng mga iniisip at binabalak ng ating puso. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Yun ang unang pagkakataong nakarinig siya ng salita ng Diyos na binigay sa kanya ng kaibigang si Kat. Mula noon, naging magaan na ang loob ni Magdalena kay Kat dahil sa presensya nito. Gumaan din naman ang kanyang kalooban.
May puso din ng pagiging tao si Magdalena, kaya mayroon ding kabutihan sa kanyang puso. Lumalabas lamang ito kapag nasa normal siyang kalagayan. Nagpapasalamat ako dahil naging kaibigan ka ng alaga ko. Akala ko nga po magsasabi na siya sa akin ng problema niya. Hayaan mo, kapag lagi kayong nagkakausap, eh baka sa susunod, magtiwala na siya sa iyo ng buong buo. Eh bakit din niyo na lang po sabihin sa akin? Ayokong sa akin magmula. Gusto ko sa kanya mismo magsimula ang pag-amin sa iyo nang nararamdaman niya. Pero higit na makatutulong kung gabi-gabi kang pupunta dito. Malamang may kinalaman ng pagiging dancer niyo sa club. Sa problema niya? Higit pa doon. Po? Naniniwala akong matutulungan mo siya. Kasangkapan lang po ako para matulungan siya. Pero hindi naman talaga po ako ang makatutulong sa kanya. Ang nasa taas po. Naniniwala ako. Pero makabubuting sabihin niyo na po sa akin kung anong tunay niyang problema. Nang sa ganun po, magawa na natin ang dapat nating gawin. Marami kaming tutulong sa kanya para makawala siya sa kung anumang sumpa sa kanya. Hindi pa masabi ni Magda ang tunay na kalagayan ng kanyang alaga. Ayaw din kasi nitong pangunahan ang alaga niyang aswang. Mas ninanais nito na sikat na lamang ang makatuklas ng kakilakilabot sa buhay ni Magdalena. Ikaw ba ang may gawa ng pagpatay sa kabilang bayan? Gumagaan ang pakiramdam ko kapag inaamin ko ang totoo. Pero hindi mo pwedeng sabihin kay Kat ang totoo. Nararamdaman ko mapagkakatiwalaan ko siya. Ako man, nararamdaman ko rin. Pero may konting duda ako. Bakit? Naiisip ko lang yung sinabi ng mama mo bago siya namatay. Ariin kitang tunay na anak. Kahit na anong mangyari, ako at ikaw lang ang nakakaalam na aswang ka. Ayoko na rin maulit ang nangyari noon. Noong mga sandaling inamin ng mama mo sa ibang tao, ang tunay na pagkakakilala niya, yon ang naging mitsa ng buhay niya. Ayoko na rin mangyari sa iyo yon. Gusto kong subukin sa kanya. Malay mo, kung siya talaga yung makakatulong sa akin, nakakagaan siya sa kalooban na kasama. Bakit hindi mo siya hayaan na siya mismo ang makatuklas noon? Kapag inatake ka dito sa bahay, tapos makikita ka niya, tingnan natin kung kaya ka pa niyang pagtakpan sa ibang tao. Sige, pero masaya ako sa konting panahon. Nakaramdam ako ng kapayapaan sa piling niya. Tinuruan niya rin ako magdasal. Gusto kong subukan. Aalis na muna ako para mapag-isa ka, para makapagdasal ka. Hindi ko alam kung tatanggapin ako sa taas. Naimpluwensyahan lang kayo ng pagiging aswang. Kaya may pag-asang makalaya ka. Salamat. Lumakas ang loob ko. Maiwan na kita para masubukan mong gawin ang ginagawa nila. Ang magdasal. Kailanman sa buhay ko, hindi ko nagawang magdasal sa taas. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong babanggitin ko. Diyos na nasa langit, na lumikha ng langit at lupa. Nagagalit sila sa ginagawa ko. Ayaw ng mga asong gubat ang ginagawa ko. Nag-iinit mo lang aking katawan. Anong nangyayari sa akin? Tulungan niyo ako! Agawin niyo ako sa kadiliman! Gusto kong mabuhay sa liwanag! Magdalena! Magdalena! Sa kauna-unahang pagkakataon,
na ginawa ng aswang ang magdasal sa itinuro sa kanya ng bagong kaibigan. Subalit bigo ito na maagaw siya sa dilim. Malakas din kasi ang sumpa ng pagiging aswang sa kanya. Mula din ang araw na yun, nagkaroon ng konting pag-asa si Magdalena na makawawala siya sa sumpa ng pagiging aswang. Kaya sumama ito kay Kat. Inalok nito ng Bible study sa fellowship ng kanyang mga kaibigan. Nabagbag ang kanyang kalooban nang marinig ang awiting Dakila Ka. Sumakit naman ang tenga niya sa naririnig, pero nagagandahan naman siya sa mensahe ng kanta. O maawin, ako't sumasama. Dakila ka, dakila ka. Aalis na ako. Hindi ko kaya ang pinagagagawa niyo. Pero hindi pa kami tapos. Pasensya na. Hindi ko na kaya. Ipagpatuloy niyo lang ang pag-awit at pagdarasal. Susundan ko siya. Sige, baka kaasa ka. Ngayon ko malalaman ang tunay mong kalagayan, Magda. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Magmamadali ako. Ang bilis niyang nawala. Pero alam kong uuwi rin siya agad sa kanila. Hayun siya, sa di kalayuan. Hindi siya pupunta sa kanila? Bakit papunta siya sa gubat? Anong gagawin niya dun? Susundan ko siya. Nakaramdam ng pag-atake ng aswang si Magdalena ng mga oras na yun, kaya mabilis siyang nakaalis kagad sa pinagdausan ng kanilang Bible study. May malakas na puwersa ang humbila sa kanya para luyuan ang lugar na yun. Nang makalayo na siya, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya, kaya lalo pa itong nagmadali. Pero hindi naman sumuko si Kat, sinundan nito ang kaibigan. Sa gitna ng madilim na kagubatan, doon sila nakapang-abot. Aktong nagpapalit ng anyo si Magdalena nang maabutan ito ni Kat. Ayoko na ng ganito! Pero bakit hindi ko malabanan ang nangyayari sa akin? Gusto kong maging normal na tao! Gusto kong mamuhay ng simple at normal. Ang mga ugat sa tuwan ko parang humihigit. At ang dugo sa katawan ko parang hinalukay na naman. Ganun na lamang ang paggagulat ni Kat sa kanyang natuklasan. Nakita niya rin sa lugar na pinangyarihan ang katulong nitong si Lara. Naglatag ito ng mga karni ng hayop upang kainin ni Magda. Takam naman ang aswang habang kinakain ang mga hilaw na karni ng manok. Hindi na rin ito pinansin ang nasa kanyang paligid. Nilapitan naman ni Kat si Aling Lara. Aling Lara. Ngayon alam mo na ang tunay na sikreto ng alaga ko. Grabe, hindi ako makapaniwala. Akala ko, kwento-kwento lang talaga ang amang aswang. Pero sa nakita ko ngayon, mahirap isipin na nananaginip lamang ako. Kasi totoong-totoo ang nakikita ko. Ngayong kilala mo na siya, mananatili ka pa rin bang kaibigan niya? Hindi niya siya iniiwanan sa tuwing nagiging aswang siya. Bagkos tinutulungan mo pa siya, pero hindi ka napapahamak sa kanya. Ibig sabihin lamang nun, nakikilala ka pa niya. Eh, hindi ko alam sa iba kung nakakakilala pa siya. Walang imposible sa Diyos. Makakawala siya sa pagiging aswang. Kailangan niya lang makipagtulungan sa amin. Salamat.
Ang akala ko'y lalayuan mo siya matapos mong malaman ang tunay niyang pagkatao. Ngayon niya higit na kailangan ang tulong ko. Ngayon ko pa ba siya iiwan? Salamat. Napakabuti mo. Ano mangyayari sa kanya pagkatapos niyang kumain ng mga karning hilaw na yan? Kapag nabusog na siya, kakalma siya. Hindi na siya mambibiktima ng mga tao. Hintayin lang natin na maubos niya ang kinakain niya. Tapos sasamahan ko na siyang umuwi. Sasamahan ko na rin po kayo. Biglang lumakas ang pag-asa nilang may isang taong handang tumulong sa kanila. Isang taong handang damayan sila sa kanilang pinagdadaanan. Unti-unti rin nagtiwala si Lara at Magdalena sa kaibigan nitong si Kat na matutulungan nga sila sa pinagdadaanan ni Magdalena. Kailangan mong tanggihan ang kapangyarihan ng kadiliman at buong pusong tanggapin ang paglingap ng Diyos na siyang agawin ka sa kadiliman. Bakit mo ba ginagawa ito sa akin? Alam mo nang aswang ako. Malakas ang kapangyarihan ng kadilimang lumulukob sa akin. Sinubukan ko ng lahat ng sinabi mo, pero walang nangyayari. Irenounce mo lahat ng bahagi ng kadiliman sa buhay mo. Buong puso mong isuko sa Diyos. Umasa ka. Pangalawa ka na sa sinabihan kong ganito. Nabigo kami nung una dahil sa kawalan ng pananalig ng tinutulungan namin. Pero ikaw, may kabutihan ka sa puso mo. May pagnanais kang makawala sa kapangyarihan ng kadiliman. Anong gagawin ko? Pilitin mong tumawag sa taas. Kung maaari, iiyak mo lahat sa kanya. Gawin mo. Ang pintuan ng langit ay laging bukas sa mga taong nagnanais magbalik loob sa kanya. Hindi siya madali, pero unti-unting makakawala ka rin. Andito na si Pastor. Tutulungan niya tayo. Pasensya na kung nahuli ako. Siya na ba? Sige, ganito ang gawin mo. Pilitin mong tumawag sa taas. Kung maaari, iiyak mo ang lahat sa kanya. Ang pintuan ng langit laging bukas para sa mga taong nagnanais magbalik loob sa kanya. Hindi siya madali, pero unti-unti, makakawala ka rin. Ariin mo siyang amang handang kumalinga sa anak. Siya ang tunay na mahabaging Diyos. Hindi madaling magalit. Nagpapadama ng kanyang wagas sa pag-ibig at katapatan. Tinutupad niya ang pangako sa libu-libong salinlahi. Magtiwala ka sa kanya. Nagagalit ang langit sa akin. Nagkataon lang yan. Simulan mo, Magdalena. Nandito kami ng kaibigan mong si Kat. Ako. Kaming dalawa. Saksi kami sa gagawin mong pagsuko sa Diyos. Kung nabibigatan ka, isigaw mo. Kung nasasaktan ka, iiyak mo lang sa kanya. Sige. Diyos ko! Naniniwala ako! Ikaw ang makapangyarihan sa lahat! Ang lahat ng bagay na nilikha mo ay para sa'yo! Kahabagin mo ko! Isa akong makasalanan! Kahabagin mo ko, Panginoon! Isa akong makasalanan! Umaabot ang iyong habag! Gusto kong magbago! Anguin mo ko sa kadiliman ng mundong ito! Kahabagin mo ko, Diyos ko! Sa tulong ng isang pastor at ni Kat, kasabay ng ulan unti-unting tumitila, sabay rin ng hanging kumakanta, ang kadiliman sa buhay ni Magdalena ay nagpapaalam na
Tila ba nagliliwanag ang buong paligid ni Magdalena. Matapos niyang gawin ang iminumungkahi ng kaibigan at ng isang pastor. Mula nang mangyari yon, inaatake pa man din siya ng pagiging aswang, pero minsan ay nalalabanan niya rin sa tulong ng kapangyarihan ng kanyang pananalig sa Diyos na nagligtas sa kanya. Ang buong akala ni Lara tuluyan ang makakawala sa sumpa ng pagiging aswang si Magdalena. Subalit, nanumbalik bigla ang kanyang pagiging aswang nang makaramdam ito ng matinding galit sa taong nagnanaisirain ang buhay niya. Natunto ni Mark ang kinaroroonan nila, kaya isinumbong ito sa barangay ni Mark. Kinausap ang halos buong barangay na palayasin ang aswang sa kanilang lugar. Agad namang naniwala ang mga tao, kaya sinugo nito ang tirahan ni Magdalena upang iparating ang sinabi sa kanila ni Mark. Kung hindi kayo kikilos, mabibiktima kayong lahat dito. Ay, paano mong mapapatunayan sa amin yung ipinaparatang mo sa kanya? Ako mismo, isa sa mabibiktima niya sana. Kung hindi ko siya natakasan, malamang isa na rin ako sa mga nakalibing ngayon na nabiktima ng aswang. Eh, ano bang patunay mo? Oo nga, anong ebidensya mo? Mabigat na paratang ito. Basta ka nalang dumating dito sa barangay namin, tapos maghahating ka ng ganyang kwento. Tahimik na naninirahan sa amin ang dalawang yon. Hindi kami basta-basta naniniwala sa pag-aakusa ng isang tao. Lalo nang ipinaparatag mo ay isang aswang. Wala pa namang nakakapagpatunay dito sa amin na aswang nga yung nabibiktima. Maliban sa mga alagang manok na nangangawala sa kani-kanilang bahay. Baka naman may galit ka lang sa kanya. Ay, taba. Kaya kung ano-anong kwentong iniatid mo dito sa amin sa barangay. May oo nga naman. Hindi kaya. Maniwala kayo sa akin. Hanggat naririto ang dalawang yan, mananatili ang pambibiktima sa mga tao at sa mga hayop sa lugar nyo. Nagmamalasakit lang ako sa inyo. Paano kung hindi na lang mga alagang hayop ang puntiryahin niya? Paano kung isa na sa pamilya nyo ang kainin ng aswang na yan? Halo-halo ang reaksyon ng mga tao nang marinig ang sinabi ni Mark. May naniniwala, meron namang hindi. Meron namang itinuring na lang nakatawa-tawa ang kwento. Pero ang mga naniniwala ay pumanig kay Mark. Nagsagawa ang mga ito ng paraan para mapalabas ang pagiging aswang ni Magdalena. Samantala, nakarating naman kay Magdalena ang balibalita tungkol sa kanila sa barangay. May ilang pinagkwentuhan na sila, may ilan namang naniwala. Subalit si Kat, kailanman hindi pinatulan ang pagkakalat ng kwento tungkol sa kaibigan. Bakit hindi pinagkakalat ng tungkol sa akin? Kilala mo bang lalaking yun? Oo. Kung nagkasala ka sa kanya, pwede ka nang humingi ng tawad sa kanya. Siya ang may kasalanan sa akin. Huwag mo na lang silang pansinin. Paano kung maniwala sa kanyang mga tao? Paano ko? Lalayo na naman ba kami? Ang mga tao talaga, walang mapaglagyan. Kung sino pa yung nagnanais magbagong buhay, siya namang hihilangin pababa. Kailangan na siguro nating umalis para hindi tayo guluhin ng mga tao. Ako nang gagawin ng paraan. Kung ano man yung iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Siguradong hindi yan titigil sa paghahasik niya ng kwento para siraan ako. Totoo ba yung sinasabi niya sa'yo? Oo, sa'yong biniktim ako sa dati nating tinutuluyan. Patay na patay sa akin ang lalaking yan. Dahil siguro sa labis na kabiguan, kaya naging ganyan ang asal sa'kin. Hindi ako binibigyan ng pagkakataong magbago. Hayaan mong ang Diyos ang gumanti sa mga umaapi sa'yo. Kat, sa ginagawa niya sa'kin, nakakiramdam ako ng matinding galit. Nagbabalik na naman yung dating ako.
pero pilit mong labanan. Gustuhin ko man, pero hindi ko magawa. Yan ang problema niya. Kapag pinaghaharian ng galit ang puso niya, ito yung nagiging dahilan para makabalik siya sa pagiging aswang. Sa kabila ng pakikipaglaban ni Magdalena, na kumawala sa kapangyarihan ng pagiging aswang, mas tumindi pa ang labanan sa kanyang emosyon nang ipagkalat ni Mark sa kanilang barangay na aswang siya. Ikinatatakot naman nila paano nilang lulusutan ang kaguluhang ito. Gayong kahinaan ng mga aswang ang pagharian ng galit ang kanilang puso. Kaya sa galit ni Magdalena, sinundan niya si Mark nang umuwi ito. Alam kong ikaw ang sumusunod sa akin. Pakiusap. Gusto ko ng matahimik. Kahit kailan, ang isang mamamatay na aswang ay hindi dapat matahimik kahit kailan. Pagbayaran mo ang mga kasalanan ng ginawa mo sa mga kaibigan ko. Ganoon din ang pagbabanta mo sa buhay ko. Kung hindi ako nakatakas, malamang patay na sana ako. Gusto kong mabuhay ng normal, katulad ninyo. Hindi! Ang isang kampon ng demonyo, kahit anong gawin nyo, balibalikta rin man ang mundo, aswang ka pa rin, hindi ka magbabago. Aswang ka na, alagad ka ng kasamaan. Sige, mag-anyong aswang ka. Kainin mo ako. Bakit hindi mo gawin? Gayong maraming taong nakakakita, ipakita mo kung sino ka. Akala mo, matatakot mo ako sa ngayon? Ano? Mga kasama! Hayaan ang aswang! Yan ang salot sa lugar nyo! Patayin nyo ang aswang na yan! Oy! Nasaan ba? Ha? Ah! Oo ka! Nasaan ha? Oh! Wala naman ah! Nasaan ba ang aswang na sinasabi mo? Oy! Nako! Pinagluloko mo lang kami ano! Oo ka eh! Noon pa lang sa barangay hall na nagbabalita ka! Hindi na kapanipaniwala. Ngayon, dinala mo ba kami rito? Eh nga, may sinayang pa yung oras natin. Oo! Demonyong aswang nina. Biglang nawala. May sa demonyo talaga. Kung nakaligtas ka ngayon, sa susunod, hindi ka na makakaligtas sa akin. Kailangan mapalabas ko ang pagiging aswang mo para ang mga tao na mismo ang magparatang sa iyo. Hindi tumigil si Mark na guluhin ang buhay ni Magdalena dahil napikon din ito. Dahil noong una, labis ang paghanga nito sa babae. Nadismaya ito nang malamang aswang si Magdalena. Lumipas ang ilang linggo, naging magaan ang pakiramdam ni Magdalena nang makihalubilo siya sa mga kaibigan ni Kat. Tulad ni Kat, hindi rin ito mapanghusga. Gayong binalaan din sila ni Mark patungkol sa kanya. Samantala, hindi naman matanggap ni Mark ang nangyayari kay Magdalena. Ang unti-unting pagtanggap ng mga tao sa kanya. At dahil doon, siya ang nagmukhang masama sa mga tao dahil sa ipinagkakalit itong wala namang katotohanan. Nainis siya dahil hindi umayon sa plano niya ang mga pangyayari. Kaya nagsimula siyang planuhin ang ibang plano. Nababalik ka na ba, Mark? Sobra-sobra na yung nais mo. Tama ang ginagawa ko. Yan ang nararapat sa mga tulad niyang aswang. Paano mo ba nasabing aswang si Magdalena, ha? Sisira ka ng buhay ng isang tao, Mark. Biktima ako ng pagiging hostess na aswang ng babaeng yun. Kaya maghihiganti ako sa kanya. Hindi tao si Magdalena. Aswang siya! Pero buhay ka pa ngayon, hindi ba? Ang mahalaga, binuhay ka niya. Magpasalamat ka na lang dahil hindi ka pinabayaan ng Diyos sa kamatayan. Hindi tama ang maghiganti, Mark. Nalaso na ng aswang ang isipan mo. Nakikihalubilo ka sa kanya. Hindi maglalaon. Papatayin ka ng babaeng yun. Mark, pakiusap. Huwag mong gawin ang balak mo.
Huwag mong sunugin ang bahay ni Magdalena. Maninira ka ng buhay ng isang nilalang. Iyan ay isang kasalanang hindi lamang sa batas, kundi pati na rin sa mata ng Panginoon. E di iligtas ng Panginoon niyo ang bahay niya. Kat, tulungan mo ako. Malapit ka kay Magdalena at kapag nagawa natin ang plano, mawawalan na ng aswang ang bayan natin. Giginhawa na ang buhay natin. Kahit minsan, hindi giginhawa ang buhay kapag ikaw ay nagpaplanong gumawa ng masama sa kapwa mo. Hindi ka ba nakukonsensya? Nananahimik ang buhay ni Magdalena. Hindi ka niya sinaktan. Tapos, ganito ang gagawin mo? Tigilan mo na ang walang kabuluhang paghihigante dahil wala ring mangyayari. Ah, basta! Hindi pwede! Hindi ako papayag na hindi mamatay ang aswang niyon. Hindi! Tigilan mo na itong kalokohan mo, Mark. Wala nang naniniwala sa'yo. Magsisisi kang hindi mo ako tinulungan. Nakikiusap ako, Mark. Tigilan mo na si Magdalena. Hindi ako titigil hanggat hindi napapatay ang aswang na yon. Inis ang naramdaman ni Mark sa kanilang pag-uusap ni Kat. Dahil sa hindi nito pagpanig sa kanya, ang kailangan niya lang naman ay ebidensya para magkaroon siya ng kakampi. Pero ang hindi niya alam, talagang marubdob ang pagnanais ni Kat na tulungan si Magdalena para makawala sa sumpa ng aswang. Samantala, hinila niya si Magdalena sa isang eskinita. Sinakal niya ito, ngunit tinitingnan lamang siya ni Magdalena. Walang kahit anumang emosyon na naging sanhi upang magkaroon ng konting kaba si Mark. Ginawa ni Mark ang lahat ng paraan para lumabas ang pag-aaswang ni Magdalena. Mapatunayan lang sa mga tao na hindi siya nagsisinungaling. Isang gabi, plinano nitong sunugin ang tirahan nila nina Magdalena at Lara gamit ang gasolinang ibinuhos nito sa buong paligid ng bahay na yon. Tsaka nagmamadaling sinindihan agad at kaagad namang nagliyab ang buong paligid habang tulog na tulog si Magdalena. Nataranta naman si Lara ng magising ito sa sobrang laki na ng apoy sa kanilang bahay. Kaagad na kinuha ni Lara ang fire protective suit para makalabas sila ng bahay. Sinadya talaga nilang magkaroon noon sa kadahilanang madalas nilang nararanasan ang sunugin ng mga tao ang kanilang tirahan. Agad na ginising ni Lara si Magdalena. Ipinasuot kaagad ni Lara ang fire protective cloth kay Magdalena. Subalit tumanggi ito, sinabing mas kailangan ni Lara ang kasuotan. Tataangkain sana ng magsaaswang ni Magdalena, subalit pinigilan siya ni Lara. Dahil kapag lumabas sila na nasaan yung aswang, mabubulgar sa mga tao kung ano ang tunay na katauhan ni Magdalena, bagay na ayaw namang mangyari ni Lara sa kanyang alaga. Sinuong nila ang matinding apoy at ligdas namang nakalabas si Magdalena. Nagtamuri na matinding pinsala ng sunog sa katawan ni Magdalena. Sobrang tindi ng kanyang pag-iyak nang mapansing naiwan sa loob ng bahay na nasusunog si Aling Lara. Gusto niya itong balikan pero huli na dahil napakalaki na ng sunog. Sa kasawi ang palad, kasamang natupok ng apoy ang katawan ni Aling Lara. Muling nabuo ang galit sa puso ni Magdalena. Kaya hindi na naman ito na-control ang pag-atake ng pagiging aswang sa galit nito. Nais niyang ipaghiganti ang sinapit ni Aling Lara. Mahal na mahal ni Magdalena si Aling Lara dahil ito ang tumayong mga magulang nang mamatay ang kanyang tunay na mga magulang dahil din sa panununog. Samantala, nahuli naman ang mga pulis si Mark sa ginawa nitong panununog.
Pero dahil nakapagpiyansa kaagad ay nakalabas din naman agad ito ng kulungan. Ito ang pagkakataong hindi pinalampas ni Magdalena. Dahil sa lalo siyang nakararamdam ng galit. Dahil doon, lalo siyang nakaramdam ng galit na punong muli ng galit ang puso niya. Kaya hindi niya nakontrol ang pag-atake ng pagiging aswang. Nang malaman ni Magdalena ang nagpiyansa si Mark, sinugod niya ito sa kanilang bahay. Hating gabi habang nag-iisa sa terasa, ginulantang ng nakapangingilabot na tagpo ang lalaking si Mark. Nagsisisigaw man ito sa takot, nagmamakaawa sa aswang na si Magdalena. Ang kanyang matinding galit sa sinapit ni Aling Lara. Kinalmot ni Lara ang muka at ang buong katawan ni Mark. Winakwak nito ang kanyang tiyan. Kinain ang lamang loob bilang ganti sa ginawa nito kay Aling Lara. Mula noon, nawala rin si Lara sa lugar na yun. Hinanap naman siya ng kaibigang sikat pero hindi niya na ito na ipagpatuloy. Sa hindi malaman kung saan ito lumipat. Nanahimik na rin ang bayang yun. Hindi na pinaghaharian ang takot sa mga nilalang. Bagkus, takot sa Diyos na may kapangyarihan ng langit at ng lupa. Nagpatuloy si Kat sa kanyang misyon sa lugar na yun. Subalit magpahanggang yun, hindi niya pa rin makalilimutan na minsan sa buhay niya, nagkaroon siya ng kaibigang hostess na aswang. Shoutout time! Shoutout po kay Jenny Evangelista, Crisanto D. Santos, Heaven Send, Mukbangers 21 Mix, Lovely Plaza, Maria Ligaya, John Mark Mergal, Serlina Hundangan, Ari Jane Herrera, Tita Serrano, Raji Noob Game, Juanita Parr, Sasha Park, Merly Saed, Sophia, Sophie Smith, Susan Largo, Kenzo, Migs Beltran, Luit Michaida Vlog, Ricky Bonesha, Rose Borse, Iams Jump, Annalisa Nugas, and of course ang aming mga channel members na sina Tamol Tansapobia, Aida Odebellas, Giselle Wagan Mix Vlog, Felix Ababat, Baikong Tausi, MG Alisandra, Kim 21 Channel, Apple May Tanwako, Midnight Blue, Edong Bulalo, Tony Boy, Jenny Villanueva, and of course sa ating mga affiliate member na si Ate Jonah Vlog at Ma'am Baikong Tausi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa aming mga video upload. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang... Basta ba, kapag kinain kita ng buong buo, sige. Lalo na ang iyong... Hindi niya inalintana ang lugar, hindi niya inantan dahil wala mala siyang nakikitang kabahay-mahay sa kuluro niya chong. Tanggalin mo ang pagkakapulupot sa... Ah. Kung minsan naman, sa gabi ka lang. Kung minsan naman, sa gabi. Marami ka pang magiging kaibigan at Tuluyan ang naging aswang si Magdalena ng mga sandaling yun. Ay, grabe. Magandang gabi sa inyo. Ay! Magandang gabi po sa inyo, Aling Lara, Magdalena. May pagkaama na Nararamdaman kong ang bigat ng kalooban ng iyong dinadala. Nararamdaman ko ang bigat ng kalooban. Kahit nung unang araw ka palang dito. Kahit nung... Ang tawag sa dinidin. Hindi ako naniniwala. Malapit din sa iyo si Aling Lara. Pero nasa maayos naman siya. Hindi ako naniniwala. Maayos to. Pero kasangkapan lang po ako para marami kami makatutulong sa kanya para Makakagaan siya sa kalooban kasa
Magaan siya sa... Pasensya na kung nahuli ako. Sige, sige, sige. Kasabay ng ulang unti-unting tumitila. Sumasabay din sa hangin tumitila. Dahil ano ko talaga rin? Wala pa namang nakakapagpatunay dito sa amin na aswang nga na lang bibik. Oh, pag ganyan ka magkwento, hindi na talaga kami maniniwala sa'yo. Kapitan itong kausap mo! Ako rin, tanod. Ay hindi dapat kailan... Pagbayaran mo ang kasalanan na ginawa mo sa kaibigan... Kaibigan? Kabiguan ka? Sa mga kaibigan ko, pagbayaran mo ang mga kasalanan ginawa mo sa mga kaibigan ko! Chismosong lalaki! Sige. Pabulong po yun. Iyo, gar sa diri mo. Kundi pati na rin sa mata ng mga... Kundi pat... Malapit ka kay... Bagkos, konsensya pa yan. Bagkos. Si Magdalena naman, samantala, walang pag-aalilang ang hinila niya si Magdalena, no?